Naging matagumpay ang pagunita sa sentenaryo ng Kiwanis International Foundation na ginawa sa Imus, Cavite. Libo-libo ang nakiisa sa ginawang marathon mula sa iba't ibang grupo at mga individual na isa sa pangunahing layunin ay ang makalikom ng pondo para sa kanilang misyon na magkatulong sa mga batang nangangailangan. Ang detalye mula kay Catherine Reyes. Bilang pakikipagkaisa sa Kiwanis 100th Anniversary, matagumpay na naroon sa ating Kiwanis Run 100 na inorganisaan ng Kiwanis Club of Imus Altrusta sa pakikipagtulungan ng Imus Runner. Nagsimula ang programa sa isang masiglang warm-up na lalong pinasaya ng mauhusay na choreographer. Itinatayan 2,000 lumahok sa 5km at 10km run na pinaunahan ng iba't ibang grupo dito sa Cavite maging mga kalapit lungsod gaya ng Team Lata o Lakad Takbo. Nakipagkaisa rin ang mga pamilya, magkakaibigan, estudyante sa iba't ibang paaralan, lalo na ang Datacom na may pinakamaraming partisipasyon sa nasabing selebrasyon. Lumawak din sina City Vice Mayor Armando Ilano at City Mayor Emmanuel Marisi. Hindi naman nagpahuli ang mga senior citizens, lalo na si Jack Paredes, 83 years old, kung kaya't napapanatili ang kanyang magandang kalusugan. Ang mga itinanghalan na gwagi nakapag-uwi ng medalya at cash prize. Nakuha nila Jeremy De Lagona ang unang pwesto sa 5km run mile division at Carlito Fantilagan sa 10km run. Nagamit ng unang karangalan ng pinakabatang kalahok sa 5km run female division na si Christine Joy Sabal, grade 4 student sa Teresa Martirez Elementary School Annex. Ayon sa kanyang ina na nakakuha na ikalawang pwesto sa 10km run, sila magkaanak ay mahilig talagang sumali sa mga fun run. At sa katunayan, ang kanyang asawa ay nakapagkamit ng ikatlong pwesto sa 10km run male division at ang kanyang kapatid na si Ellen Tolentino sa unang pwesto sa 10km run female division. Ayon kay Vicky Rafael, Kiwanis Altrusta President, na isa lamang aktibidad na ito upang makalikom ng pondo para maitaguyod ang misyon ng organisasyon na makatulong sa mga bata nangangailangan. Ilan lamang sa mga programa nila ay ang Medical Dental Mission, Feeding Program, Adapted Day Care, at Literate. Mula sa Imo City, kasama si Eunicel Lacson, Catherine Reyes, Eagle News. Tuklasin naman natin ang ipinag-